everyone! Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Dina Roa at ako ay nagtuturo sa grade 6. So bago tayo dumako sa module 1 na binigay ng Department of Education, ituturo ko muna sa inyo yung mga mahalagang impormasyon na dapat niyo matutunan tungkol sa fractions. Sige, unang-una, pag-aralan muna natin yung tungkol sa parts ng fraction. Halimbawa, meron tayong 1/3. Ayan. Yung number sa taas, ang tawag dyan ay numerator. Ito namang linyang ito, ang tawag dito ay fraction bar. Ang number sa baba ay tinatawag nating denominator. Yan. So kapag i-drawing natin, kapag i-denominate natin, halimbawa ito ay yung ano, yung isang hole. Ito ay circle, isang hole. So patiin natin sa tatlo. Yan. So, ang shaded part na ito ay tinatawag nating numerator. Itong tatlo naman na parts, ito ay tinatawag nating denominator. So, kapag sinabi nating denominator, tinutukoy niya kung ilang part ba hinati ng pantay-pantay ang isang whole. Sunod naman nating tatalakayin ay ang tatlong klase ng fraction or the three kinds of fraction. Ang una dyan ay ang tinatawag nating proper fraction. Okay. Ang halimbawa ng proper fraction ay 1/3, 2/5, at 6/9. Okay? So, ito yung mga halimbawa ng proper fraction. At kung titingnan natin, yung kanilang mga numerator ay mas maliit kaysa sa denominator. Yung 1, mas maliit sa 3. Yung 2, mas maliit sa 5. At yung 6 naman, mas maliit sa 9. So, therefore, ang proper fraction ay ang fraction na kung saan yung numerator ay mas maliit kaysa sa denominator. Ang susunod naman ay ang tinatawag nating improper fraction. So, halimbawa niyan ay 5/3, 4/4, at 6/5. Okay. So, ito yung mga halimbawa ng improper fraction. Kung titingnan natin mabuti, ang 5, mas malaki kaysa sa 3. Yung 4, same lang sa 4. At yung 6 ay mas malaki kaysa sa 5. Yung kanilang numerator ay pwede mas malaki or same lang sa kanilang denominator. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin improper fraction, ito yung fraction na kung saan yung kanilang numerator ay mas malaki or equal lang sa kanilang denominator. Ang pangatlo ay ang tinatawag nating mixed number. So, halimbawa niyan ay 1/2, 4/1/3, at 5/3/4. Okay, so ito yung mga halimbawa ng mixed number. So, meron tayong 1/2, 4/1/3, at 5/3/4. So, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, ang bawat fraction, bawat set ng mixed number, ay mayroong whole number, at meron ding
fraction. Okay, so kapag sinabi nating mixed number, ibig sabihin, yan ay merong whole number at merong fraction.